pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng basketball, umakyat sa 5 places ang pwesto ng Women's Gilas sa latest FIBA World Cup ranking. Sa inilabas na updated list ng FIBA, mula sa 42nd, umabante sa 37th place ang Philippine team. Ang malaking adjustment ay bunga ng strong performance na ipinakita ng koponan sa FIBA Women's Asia Cup, kung saan nasungkit nila ang pagkapanalo sa group stage for the first time. Kung ranked 37 ito globally, nasecure naman ng Gilas Women ang 7th spot sa Asia ranking, kung saan nangunguna ang koponan ng China, pangalawa ang Australia, na sinundan naman ng Japan, Korea, New Zealand at Chinese Taipei. Sa world ranking, nananatiling on top ang USA with 834.6 points, na sinundan ng China with 687.1 points. Sunod na sa sabak sa kauna-unahang pagkakataon ang Women's Gilas sa 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China sa September 23. Makakasama nito sa group stage ang mga koponan ng Japan, Kazakhstan at Hong Kong. Samantala, inanunsyo naman ng Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cote na bubuksan nila ang joint training session ng Gilas Men at Women sa publiko ngayong araw. Ito ay gaganapin sa Phil Sports Arena sa Pasig City at bubuksan ng gate para sa basketball fans ng alas 4 ng hapon. Ang panonood ng joint practice ay libre at walang ticket na kinakailangan. Samantala, sa mundo naman ng football, tinalo ng Philippine National Football Team na Azkals ang Afghanistan sa isang 2-1 comeback win sa friendly match na ginanap sa Rizal Memorial Stadium. Sa unang bahagi ng laban, naging mainit ang laro ng Afghanistan leading to 1-0 score. Ngunit sa pag-usad ng laro, nakalusot si Sebastian Rasmussen sa depensa ng Afghanistan, giving the Azkals a goal and tying the game to 1-1. Pero hindi pa dyan natatapos ang mainit na laro ng Philippine team, dahil sinundan pa ito ng another goal mula kay Christian Rontini, making the score 2-1 in favor of Azkals. Ang panalong ito ay kasunod ng isang disappointing draw sa kanilang laban kontra Chinese Taipei noong nakaraang linggo. At matapos ang dalawang friendly window ngayong buwan, magko-focus na ang Azkals sa upcoming FIFA World Cup 2026 at AFC Asian Cup 2027 joint qualifiers sa Nobyembre. At yan ang Match Point mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Miliborha, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.